bigay ka naman tips sa malapit na mag-defense. Ito ang mga pre-neper ko. Ano to? Buong ano na to? Chapters, di ba? Like, final na. Ito lahat ng notes. Uy, ang zoom naman. Zoom naman. Ito lahat ng notes ko. Ayan, mga sinulat ko. Na posibleng itanong. Lahat to, in-anticipate ko na ito yung itatanong nila. Lahat yan. Galit ka ba, be? Oo, galit ako. Kasi papunta pa lang tayo sa exciting part. Bukas, ang goal natin ay 900k diamonds. Kasi, your daughter is sleeping with my husband. Diba? So, ang mga in-anticipate ko dito ay... sabi niya, buang daw, sabi niya. Okay. At in lines, gusto niyo basahin ko? Kalagay dito. Good afternoon, everyone. Before we begin, I would like to acknowledge presence of our panelists for today's video. Tapos nakalagay yung mga pangalan ng panelists. Today, I will be presenting my research for today's video entitled sinabi ko yung title ng ano na isang tapos, binasa ko na, ganun. At yung mga tinuro to sa akin ni Jedde. Talaga. Tapos, sabihin niyo. The study aims to answer the following problems for today's video. Sabihin niyo yung statement of the problem. Ha? Sabihin niyo yun. The study aims to answer the following problems for today's video. Tapos, recite mo yung statement of the problem. To answer the problems mentioned, the following objectives must be accomplished for today and tomorrow's video. May tomorrow na kasi, di ba? Hindi lang naman ngayon yung research mo. Pati inabukas, pati sa in the future, di ba? So, nasabihin mo, kapag sinabi mo na yung methodology, nasabihin mo lagi, uumpisahan mo lagi ng for today's video para alam nila na talagang ano, hindi recorded yung ano mo, in defense mo, di ba? Sabihin mo. The study follows a, sa akin kasi, phenomenological research approach pala. Approach! Kasi pag-research ulit-ulit, guys, iibahin nyo. Mag-arap kayo synonym. Diba? To examine the lived experiences of the selected public figures, specifically with social media bashing for today and tomorrow's video ulit. And yesterday's video. Kasi sa past lived experience every day. Parang gano'n. Ba't kayo tumatawa? Ganun ginawa ko sa defense ko. Kaya nga ako naka-ano eh. Kaya ako nakapasa. Tantuwa yung prop ko sa akin. 3 hours siyang tumatawa. So next. Nung nakapag-present na ako, nilagay ko yung mga sa tingin kong itatanong sa akin. Ba't mo ko hinahayop? Hayop ka din. May talent portion? Oo. May talent portion sa defense ko. Totoo. Alam mo ginawa ko? Hindi ko pa ginagawa yun kahit kailan. Oo. Alam niyo yung fire dance?
Nag-fire dance ako. Kinaan ko yung apoy, oh. Tapos, pagkalabas ng apoy, nandun lahat ng mga sagot. Nang tanong nila. Oo, uno nakuha ko. Kasi nagulat sila na kaya ko pala mag-fire dance habang nagdi-depends. Diba, exciting part nga, sabi ko sa inyo. Matik uno pag may ano talent portion. So, next naman. Hindi nila pwedeng ibalik yung graduation fee ko. Kasi kahit, di ba pag scholar, nagbabayad naman talaga ng scholar ako, bayad akong graduation. Hihingin ko ba ulit? Di ko kasi alam eh, baka inaano na ako, sinisingil na ako. Feel ko dat talaga bayaran yun, no? O hindi? Abay, sisingilin ko kapag... O, dapat magbayad. So, susunod, ang mga hinanda ko, mga sagot na kasi yung mga nandito. Siguradong tatanungin kung bakit, kunyari, bakit phenomenological research yung, ano ko, yung approach sa iyong research. Bakit? Lagi niyong uumpisahan ng for today's video. Para maniniwala sa inyo. Oo, kasi naniwala sa akin. Kaya sa tingin ko, kung ginanon nyo yung prof nyo, kahit face-to-face yun, maniniwala sa inyo. Nandito lahat ng sagot. Tapos, kapag gumawa kayo ng, kunyari, bakit yon, tapos bakit ganun yung survey method, itatanong nyo, i-elaborate nyo lang kung ano ibig sabihin. Ako na seryosong nanghihingi ng advice. Ito na, totoo, seryoso na to. At tanongin kung ba't ganun yung approach. Tapos ba't yun yung survey method na napili. Bakit yun yung theoretical framework na pinili mo. Dapat alam mo yun. Ba't yun yung research design? Puro bakit yun, bakit? Or bakit yun ang napili mo sa dinami-dami ng research design? Di ba pwedeng quanti? Bakit qualitative? O, bakit quantitative? Tapos, bakit importante na nagpo-follow tayo sa research ethics? Di ba? Gusto mong malaman yung sagot ko. Isulat mo na itong sinagot ko. Because, my favorite, because. Yun ang paboritong-paborito kong sagot. Kahit how, why, when, because ang sagot ko. Diba? Because, ganun yung tono. Because, ganun ang ano mo. Be, pangalan mo, datang isasagot mo, because. Because I'm Sherlyn Santet. What's your name? Because I'm Sherlyn Santet. Umatik. Sabihin nyo lang na, to ensure the safety of the participants of the study for today, yesterday, and tomorrow's video. Yan ang sagot ko dito eh. Tapos, in-elaborate. Alam mo ba pagtas ko English yan? Tatagalugin ko naman. Tapos, sasabihin nila, ang haba niya sumagot. Iintindihan niya talaga yung research. Hello, Space Cookies! Thanks for entering the live!
Tapos, ang susunod naman dito. Tatanungin yung sampling techniques mo. Siyempre, ang dami, di ba? Ang dami mong kailangang isipin. Ang dami mong kailangan isipin. Sa akin, ano? Convenient sampling sa akin. Tsaka purposeful. Tapos tatanungin yung treatment of data mo. Yun yung, basta ang pinaka-importante, yung nasa baba. Pero syempre, yung nasa babang chapters na yung chapter 3, 4 at 5. Kasi ipapa-explain sa iyo yung nag-gather mo na data. O yari ka kung hindi ikaw yung nag-gather noon, wala kang maisasagot. Tapos ano pa itatanong? Conclusion. Recommendation pa. Dapat din yung mga kinakabisado nyo. Ano pinakamahirap na chapter? Para sa akin, pinakamahirap na chapter yung ano, pag-gather ng data, guys. Yung magiging resulta kung mag-a-align dun sa study mo na kailangan mong ma-i-align talaga. Tapos ito, nangyari sa defense ko. Pagkatapos ko mag-defense, ang sabi sa akin, na nag-ano-comment? Thanks for entering the live. Wow, Potski. What's up? Tapos mag-depends, nag-ano sila. Deliberationism. Di ako nakakabahan. Legit. Alam mo kung bakit? Ako kasi, kaya hindi ako kinakabahan. Hindi dahil sa confident ako sa study ko. Oo, mahirap RRL. Kasi nag-fire dance ako. Ba't ako kakabahan? Diba? Kahit hindi ako confident sa study ko, hindi ako confident ulit. Kahit maraming butas yung study ko, sumayaw ako eh. Be. Umano ako ng apoy. Pumili ako ng gas. Diba? Bakit nila ako ibabag? Diba? Ba't nila ako ibabagsak kung nag-talent show ako? May talent portion. I-suggest mo sa groupmates mo na mag-fire dance. Pagkatapos mag-deliberation, sinabi lahat ng butas sa study ko. So, pag-deliberate pa lang, nagdadasal na ako. Talaga. Todo-todo pagdadasal ko talaga, legit. Totoo, kinabahan talaga ako nun. Pero nung tinanong ako, sabi sa akin, sinabi lahat ng butas nung study ko, men. Sabi sa akin, hindi pa daw muna niya ako i-congratulate. Sabi nung unang panel. Tapos, tinanong ako nung pinaka parang chair. Sabi niya, Sandy, well, thanks for entering the live. Sabi niya, sa tingin mo ba dapat kang makapasa? Sa tingin mo ba dapat ka nang makagraduate? Kasi huling sa ano ko na yun eh. Yun na lang talaga. Sabi ko, inaamin ko na sobrang daming butas nung study at may mga hindi updated na parts, pati sa mga, yung mga parts sa RRL.
hindi updated at walang ganong local studies kasi nung ginagawa ko yung study na yun, wala pang ganong articles about dun sa research ko. Inamin ko lahat ng part na ano, inamin ko lahat ng part na mga hindi exciting part, inamin ko yun. Sinabi ko talaga na may pagkukulang ako dun sa pag-a-update. Na ano, na kung ipapasa nila ako, I'm very thankful. Pero kung hindi ibibigay ng sitwasyon, ay hindi sasama ang loob ko. Sinabi ko, ibig sabihin, hindi ko pa time graduate at kailangan ko pang i-perfect or iayos yung study ko para ma-deserve ko graduate. Yun yung sinabi ko. Pero mas maayos ko sinabi na medyo formal. Tapos, alam mo, be, para ako nasa PBB. Tapos, sinabi lang, so, Charlene, ang decision namin, be, 20 seconds, walang nagsasalita. Alam mo ba, itsura ko. Ganun lang ako. Ganyan lang ako. Sabi ko, hello po. Kasi akala ko nag-lag. Kasi kalagitnaan ng defense ko. Nag-crash yung Zoom ko. So akala ko nag-lag ako. Tingin lang ako ganun. Hello po? Hello? Gumaganon ako. Sabi ko, parang ako nag-lag. Sabi ko, congrats daw na okay na. Talagang i-update ko na lang. Ganun. Sabi ko, thank you very much po talaga sa susunod po. Hahabaan ko pa po yung oras ng pagpa-fire dance ko. Sabi ko. Sabi nila, sige, okay yan. Ganyan talaga. Ganon. Ganon na yung sinabi sa akin. Congrats, ang galing mo pala mag-fire dance. Ba't hindi ka nagaganon sa ASAP? Sabi ko, hindi po pwede. Kasi po masasapawan ko na po lahat. Sabi ko. Yun sabi ko. Diba, exciting part na lang. Hindi pa rin, nagbag pa rin talaga yung Kumu. Hindi pa rin tayo makakapag-drop ng diamonds. Pero guys, maraming salamat sa mga nanood. Kailangan ko na mag-impake. Kasi papunta na ako sa exciting part. Maraming salamat sa mga dumaan at dumaan at sumama sa ating trip at sumabay. Maraming salamat. Nangati yung ilong ko. Ganun ako sa inuman, ba? Ganun ako kabarbero sa inuman. Hindi mo alam kung anong paniniwalaan mo. Basta paghirapan nyo lang. Paghirapan nyo at talagang aralin nyo. Hindi kasi pwedeng hindi kayo yung gumawa. Dapat part kayo nung ano, parte kayo. May ginawa dapat kayo sa study. Kanyari, kung ginawa ni chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5, o kaya kayo nag-reference. Para may idea kayo kung ano yung mga nakalagay sa loob. Diba? Mahirap kasi yung wala kayong kaalam-alam doon. Hindi kasi nakikita ko yung iba kong supporter sa Twitter. Parang nagre-reklamo sila sa study nila kasi. Sa research nila kasi hindi umaambag yung groupmates. Ipagawain mo. Sabihin mo siya mag-research nito, ganun. Tapos mag-fire dance. Kung ayaw nila talagang umano. Fire dance mo. Tapos pag tinanong ng prof, anong ginawa nung, ano mo na yan, groupmates mo, yung groupmate mo na yan. Sabihin mo. Pakita mo yung video na nag-fire dance siya. Ang sabi nitong isa. Ambag pansit kanton. Hindi, kailangan talaga meron kayong may dun sa buong chapters 1 to 5. Kahit una, dulo, gitna. Dapat may ginawa kayo dun. Kaya-kaya nyo yun, guys. Thank you so much, guys. Thanks very much. Mag-i-impake na ako. See you again tomorrow at 6 PM. Sana hindi na magbag yung Kumu. Bye, guys! Bye!
Thank you, guys!